usually kasi kapag may mga travel vlogs na ganyan, ang madalas na tanong is kung ano yung natututunan mo sa persons at sa lugar na pinantuhan mo. So, ang tanong ko naman, ano yung natutunan mo sa sarili mo meeting these people, experiencing these experiences? Ang natutunan ko, ang na-discover ko sa sarili ko ay madami. Sabi ko nga, hindi ang pangit kasi kung sa akin yung gagaling. Pero ang naramdaman ko talaga sincere, sabi ko, mabuting tao pa rin pala ako. Kasi mahalaga yun na ma-realize mo sa sarili mo na hindi ka masamang tao. Mabuting tao ka dahil nakakaramdam ka ng compassion sa kapwa. Nakakaramdam ka ng empathy sa kapwa. At grounded ka pa rin na nararamdaman mo yung nararamdaman nila kahit hindi na kayo nasa sa iisa o parehong sitwasyon. Okay. Follow-up question. Without spoiling anything dun sa second season, may experience ka ba na, syempre, nabago mo yung buhay ng karamihan sa kanila na pakiramdam mo yung buhay mo yung nabago dahil sa mga nakita mo rin na kasalong mo? Oo, sabi ko nga kung inaakala na maraming makakapanood na may mga naibigay ako dun sa mga nakasalamuha ko. Hindi nila alam o hindi nila namalayan ng mga nabigyan ko na may ibinigay sila sa akin at umuwi akong may bitbit mula sa akin. Thank you very much. Pwede mo pa sagutin o hindi. Kapag po ba nagtatravel kayo, may mga na-encounter din kayong Marites? And ano po yung masasabi niyo sa kanila? Madami, kahit saan ako magpunta may Marites. Lalo na ngayon kahit saan ka magpunta, lahat ng tao may telepono at may video, may camera. Kaya ang hirap-hirap gumalaw. Kasi kahit anong igalaw mo, kahit hindi nila nauunawaan, meron silang sariling interpretasyon sa nakikita nila dahil sa nakukuhanan nila ng video o sa hawak nilang telepono. Ang daming, kahit hindi nila alam mo tinatanggap na Marites sila, the mere fact na sinusubaybayan nila lahat ng kinikilos mo at pinag-uusapan nila, nakaka-Marites yun. Ano pong message niya sa kanila? Saan? Sa mga Marites. Wala. Wak, 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 wak. Yun ang mabibigay ko sa inyo. Thank you po. Thank you. May first question is, paano nyo na-conceptualize yung nabuo itong show nitong Gandara? Hindi talaga siya kinonceptualize nung first season eh. Isa siyang malaking trip na nagulat kami ang ganda ng kinalabasan. Sobrang malalim pala yung nagawa namin. Meron palang malalim na kahihinatnan yung isang rampang akala namin ay pangkaraniwan lang. Ang ganda ng kinalabasan ng season 1, very meaningful, malaking bagay para sa amin at feeling namin malaking bagay sa lahat ng mga taong na kasalubong namin sa kalsada. Kaya sabi namin, ulitin natin kasi maganda talaga to. Ito yung yung nagawa namin season 1, sabi ko, ito yung sa lahat ng contents na ginawa ko, ito yung pinaka-proud ako. Bali sa season 1 tsaka sa season 2, ano yung mga favorite na places na pinantahan mo? Favorite places? Season 1, favorite place, ang pinaka-favorite kong place yung buhay ako ng La Union. Kasi I have not done that for the longest time. I have not seen those very important people in my life for the longest time. And being given the opportunity to see them, to see the place, to be with them, to sleep there again, to experience our house again, our old house again, was very memorable sa akin. Malalim yung bubog na nasaling sa akin nung bumalik ako doon. Tapos, ang lalim rin na kaligayahan yung inuwi ko from there. Comparing to dun sa realization mo pa season 1, ano naman yung takeaways mo dito sa season 2? Ang takeaway ko sa season 2 ay, kung akala natin ang hirap-hirap ng buhay sa Pilipinas, hindi lang yun yung level ng hirap sa Pilipinas. Kung lalabas lang kayo at makakarating kayo sa iba't ibang lugar, lalabas kayo, mawawala kayo sa comfort zone niyo, madidiscover niyo na ibang level pala ng hirap ang dinadanas ng napakaraming Pilipino. Ikagugulat niyo, ikadudurog ng mga puso niyo at mapapadasal ka na lang talaga na yung parang kakabahan ka sa future. But at the same time, ipagdadasal mo na hindi mawala yung pag-asa sa puso ng napakaraming Pilipino. Kasi yun talaga yung nakadurog ng puso ko. Nung lumabas ako at kung saan kami nakapunta, nakita ko yung totoong sitwasyon ng kahirapan ng napakaraming Pilipino nakakadurog ng puso. It's sobra dun sa inaakala ko. Kasi alam ko na mahirap ng buhay sa Pilipinas, pero nung nakita ko talaga, grabe, ibang level pala yung nararanasan nila. Na para sa atin, hindi natin masyadong napag-uusapan at nakikita.
Photo na lang tayo. Photo na lang. Oo, yung kami. Ano po, can you share us, ano po yung pinakamagandang kwento na nakuha niyo from the Bexplorer experience? Either season 1, season 2, or ano pa po yung kwento? Ang pinakamagandang kwento sa kabuuan ng seasons 1 and 2, ang pinakamagandang kwento doon eh lahat tayo nangangailangan ng tulong, pagsalba, anumang uri ng tulong at pagsalba, lahat ng tao ngayon nangangailangan niyan. At lahat tayo may kakayahang ibigay yan sa kapwa. Dahil lahat tayo pinanganak na may ganong kakayahan na magbigay. Meron tayong magandang bagay na maibibigay sa kapwa natin. Hindi kinakailangan sa forma ng pera, ng material na bagay. Meron at meron kang maibibigay sa kapwa. Yung simpleng ngiti, malaking bagay ang malayo ang nararating yun. Yung simpleng salita, malayo ang nararating nun. Yung yakap, yung pakikisalamuha, yung magkita lang eh. Yung dalawang taong magkita lang, malaking bagay yun. Kaya yun ang pinakamalaking ano ko na meron at meron tayong maibibigay sa isa't isa. Ano pa po yung gusto nyong ma-explore? Ano pa ba ang gusto ma-explore ng isang Mimeprice? At sino or para kanino yung ma-explore? Madami akong gusto ma-explore. Gusto kong ma-explore ng napakaraming lugar sa Pilipinas. Gusto kong makakita pa lalo ng mga kwento ng mga Pilipino. Gusto kong mabalikan yung mga dating kwentong alam ko na. Tapos gusto kong maramdaman ulit yung mga dating masasayang naramdaman ko na. Kasi syempre, lalo na sa dami ng trabaho natin, di ba? May mga bagay tayong gustong maramdaman ulit at makita ulit at makilala ulit. At gusto kong ipagpatuloy ito, itong ginagawa namin. Kasi ito yung nag-ground sa akin para mas malaman ko kung ano talaga ang nangyayari sa paligid ko. Kasi sa ngayon, hindi naman sa pagmamayabang, nasa pribilehiyo na ako eh. Nasa punto ako ng buhay ko na marami akong pribilehiyo. Maayos ang tinutulugan ko, maayos ang pinagtatrabahuhan ko, maayos ang estado ng buhay ko. Pero hindi tayo pwedeng makulong lamang dun sa zona ng pribilehiyo. Kailangan lumabas tayo para makita natin ano talaga ang totoong nangyayari sa labas. Kasi yun din ang magiging dahilan para hindi maputol ang connection ko sa masang Pilipino at sa lahat ng mga kapamilya natin. Okay, thank you po.